matagal na panahon, putukan ng bala, bagsak ng mga bota at kalabog ng dibdib ang naging tinig ng basilan. Pero sa nakalipas ng mga taon, nag-iiba na ang landas ng mga Basileño at tila nagbabago na rin ang kanilang himig. Ang tawag dati dito, abortion road, dahil kahit lalaki ka o kahit hindi ka buntis, para kang nanganganak. It would take you more than a day just to get around Basilan Island. Pero nakakatuwa, no? Tinan mo, napakaganda na yung daan. Ang tawag ito ngayon, circumferential road. At sa loob lamang ng 2 oras, maiikot mo na yung buong isla. Hindi lang ito nakakatulong sa transportasyon, nakakatulong din ito sa pagsugpo ng terorismo. Konkreto, sementado. Kung para sa atin pangkaraniwan na yan, para sa ilang henerasyon ng Basileño, isa na itong klarong tagumpay na binayaran ng dugo at pawis. Taong 2014 lamang, 6 na sundalo ang namatay sa isang ambush habang nagbabantay sa mga construction worker na gumagawa ng daan na ito. Dugo para sa progreso. Dahil matapos ng 16 na taon, nakumpleto na rin ang 138 kilometers na Basilan Circumferential Road. Ang highway na ito ang ngayon nag-uugnay-ugnay sa dati watak-watak ng mga komunidad. Kung dati, inaabot ng araw bago makarating ang tulong sa kabilang dulo ng probinsya, ngayon, 45 minutes na lang makakarating ka na mula Isabela City patungong Sumisip. Ang simpleng kalsada pala ay hindi lamang kasangkapan ng ekonomiya at negosyo. Kasangkapan din ito ng kultura at kapayapaan. Mahigit isang dekada na mula noong huling mag-cover bilang reporter ang aking TV5 co-anchor na si Edling Gao sa Basilan. At hindi lang mga bagong daan ang kanyang napansin sa pagbabalik. Dito po yung munisipyo ng Tipo-Tipo. Noong una namin punta rito, wala pa ang munisipyo eh. Kung saan nakatira si Mayor, yung bahay niya, dito ang munisipyo. Nung una niyang punta sa Tipo-Tipo taong 2001, puro lupa pa mga kalsada at walang halos gobyerno, lokal man o nasyonal. Parang ang tanging presensya lamang ng pamahalaan noon ay ang sunod-sunod na military at Kafu operations laban sa Abu Sayyaf. Ngayon, kasama na namin ang kanyang misis na si Esther at ang 23-year-old provincial board member na si Amin Hataman. Dahil sa maayos na mga daan, buhay na ang komersyo. Nakakarating na rin ang masasarap na produkto at prutas na ipinagmamalaki ng Basilan sa iba't ibang bahagi ng isla. Sa ating paglilibot sa Basilan, aangkla pa rin tayo sa Circumferential Road. Dumaong tayo sa Isabela City. Nagpunta sa provincial capital na Lamitan City. Kumatok at dumaan ng Albarca. At ngayon naman, tutungo tayo sa Tipo-Tipo. Hango sa salitang yakan na tipun-tipunan na ang ibig sabihin ay pagtitipon, ang Tipo-Tipo ang nagsilbing sentro ng pananahanan, komersyo at kalakalan sa mga katabi nitong munisipyo na Albarca at Ungkayapukan. Iisang bayan labang ang tatlong ito, noon hanggang 2006. At ito namin nakausap ang kasalukuyang mayor nito na si Arkam P. Estarul. 24 years old lamang si Arkam nang una siyang mahalal bilang mayor para harapin ang mga hamon na minana niya mula sa kanyang ama na dati na rin naging alkalde ng Tipo-Tipo. Ngayon, bilang mayor, may sariling mga hamon na hinarap si Arkam. Ground zero ng mga Abu Sayyaf dito. Oh, actually. Magandaan, this is less than 3 kilometers lang dito. So before the Marawi siege happened, talagang plano nila magpapatayo ng ISIS plan dito. Si Isnelon Hapilon ang isa sa mga senior leader ng Abu Sayyaf na ginawang pugad ang barangay ng Bagindan sa Tipo-Tipo. Taong 2016, muntik na niya itong ideklarang Islamic State bilang pakikiisa sa terror group na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Pero napigilan ito ng mga leader ng Basilan. Tulong-tulong lahat ng mayors. Every mayors may tinanong support dito. Tukod doon yung municipality. Lahat ng street sector. Charge sa mga citizens na makabalik sa normal night. And yung concreting of roads kasing malaking tulong. Yeah. Mm-hmm. Kasi dati, talaga hindi napapasokan ng mga military dyan. Oo.
So ngayon, anytime may problema, pabilis na. Pabilis na. I remember your father, naambot siya interview ka in 2007, I think when graduated. Ang sabi niya para, itong mga bata na hindi nakapag-aaral, so mangyari 10 to 15 years from now, they will become also a criminals. Napakalaga na edukasyon. Kasi yung current leaders sa kabusayap ng panahon yun, we're all children na hindi nakapag-aaral during the time of war. Yes. So, naging sa'yo, may ikot-ikot lang yung cycle. Sabi nila, ayaw nila maging doktor, ayaw nila maging police. Gusto nila maging kabusayap. Kasi nga, nakikita nila dati, madaming pera yung mga kabusayap. Yan ang ginagawa ng mga kabusayap, pinaligyan ng pera. Oo, Robin Hood eh. Mamawagi ka ng pera na nakuha mo sa iba eh. So ngayon, maganda na yung mga, ano, mga bata. Ano na mga pangarap ka na ngayon? Okay, yung doktor, yung police, yung teacher. Dati talaga, sabi, kabusayap talaga eh. Katakot.